Hello mga gardeners and plant lovers! Welcome to our channel, Plant Lovers Diary. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang videong ito ay kakaiba sa mga naunang video in-upload namin sa channel namin because this video will be purely Tagalog. So to my foreign friends in the channel, please, I hope you do not unsubscribe to the channel because there's still an English subtitle below so you can understand the procedures. Okay, simulan na natin ang videong ito. Isa sa malaking problema kapag nag-garden ay ang mga insekto na kumakain sa ating mga tanim. Maraming nagtatanong kung paano nga ba ito mawawala. Kaya ginawa ko ang videong ito para matulungan ang mga kapwa ko gardeners at plant lovers na maalis yung mga insektong kumakain sa kanilang mga tanim. Maraming nabibili ng mga artificial insecticides sa market, pero para sa akin, mas mainam pa rin gumamit tayo ng mga homemade na mga insecticides para less yung chemical na mapupunta sa ating mga tanim. Tuturuan ko kayo ngayong gumawa ng insecticide gamit ang mga bagay na nakikita lang natin sa ating mga bahay. Ang una nating kailangan ay tubig. At para sa experiment na to, gumamit ako ng 500 ml na plastic na bote. Ang pangalawa ay dishwashing liquid. Ang pangatlo ay cooking oil. At ang panghuli ay ang kutsarang gagamitin natin. Mamaya, sa dulo ng video, ipapakita ko sa inyo yung actual na paggamit nito sa mga langgam para malaman natin kung talaga bang effective o hindi. Ang first step ay maglagay ng isang kutsarang dishwashing liquid sa bote ng tubig. Ang dishwashing liquid ang pumapatay sa mga paminsalang insekto habang ang oil naman ay bumabalot sa kanilang katawan at nagsusuffocate sa kanila dahil naharangan yung mga butas kung saan sila humihinga. Ang pangalawang step ay maglagay ng isang kutsarang mantika doon sa bote ng tubig. Ang susunod na gagawin ay haluin ng tubig o i-shake or alugin yung bote para maghalo yung dishwashing liquid at oil doon sa tubig. Siguraduhin na shake or nahalo ng mabuti. Kapag nahalo ng mabuti ang mga ingredients, ay ito na ang magiging finished product ng una nating homemade insecticide. Tandaan na ang paggamit ng homemade insecticide na ito ay dapat sa bandang hapon o magagabi na kapag wala ng sikat ng araw upang maiwasan ang pagkasunog ng dahon ng ating mga halaman. Ang isa ko pang marerekomenda kung gusto niyong subukan ito
ay dapat sa isang section o parte lamang ng isang halaman nyo muna subukan at obserbahan nyo kung anong magiging epekto para lang sigurado tayo. Kung gusto nyo naman na maging mas malakas ang epekto ng ating ginawang homemade insecticide sa mga insekto, ay pwede tayong magdagdag ng bawang. Base sa aking na-research, ang bawang ang magsisilbing insect repellent sa ating homemade insecticide dahil sa amoy nito na ayaw ng mga insekto. Kung yung una nating ginawa ang nakakapatay sa mga insekto, ito naman ay nakakataboy sa mga insekto para hindi na bumalik sa ating mga halaman. Ang kailangan lang ay dikdikin ito o i-blend at saka ihalo dun sa una nating ginawa. Kailangan lang salain natin yung bawang kapag kagagamitin na natin ito. Ang isa pang pwede nating ihalo sa ating homemade insecticide para mas maging mabisa ito ay ang sili. Dikdikin lang rin ito o i-blend at ihalo dun sa mga nagawa na natin kanina. Mabisa ang homemade insecticide na ito sa mga aphids, mites, thrips, leaf miners, or maging sa langgam. Ilalagay ko ang homemade insecticide na ginawa natin sa isang spray para i-apply sa aming mga halaman. Ngayon ay nasa labas na ako ng bahay at ito na yung insecticide na ginawa natin kanina. Ia-apply ko na siya sa aming mga halaman ngayong hapon. Tandaan, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ito maaaring i-apply kapag sobra ang sikat ng araw dahil posibleng masunog ang ating mga halaman. Spray lang ito direkta sa parte ng halaman kung saan namumugad o naglalagi ang mga mapaminsalang mga insekto. Ganito lamang ang paggawa ng homemade insecticide. Sana ay may natutunan kayo sa aming video. Comment lang kayo sa ibaba kung may nais kayong itanong o kung may mga suggestion kayo para mapaganda pa namin ang mga susunod naming video. Huwag nyo rin kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-update kayo kapag kami bago na kaming gardening videos and tips na in-upload sa aming channel. Salamat sa panonood!